pag-aaralan natin ay MTB ML2 Week 1. So, unang linggo ng inyong pagsasagot sa MTB 2. At ito ay mouth-based, pakikinig, at pakikilahok sa talakayan. So, yan ang ating pag-aaralan. Pakikinig at pakikilahok sa talakayan. So, introduction. Nilalayon ng aralin ito na mahubog ang iyong kakayahan sa pakipagtalastasan. Maitanim sa iyong isip ang wastong paggamit ng magagalang at pagbati at pananatili o pananalita ayon sa sitwasyon at higit na malinaw ang iyong kakayahan sa pagbasa at pagsulat. Pagkatapos ng module na ito, ay inaasahang ikaw ay makikinig at makikilaw sa talakayan ng pangkat o klase tungkol sa tekstong napakinggan. So, marami kang maaaral pala dito sa ating aralin ngayon. Ang iba't ibang mga kaugalian o pagbati ng magagalang na pagbati at iyo daw mga kakayahan sa pagsulat at pagbasa at ang mga pagsagot mo sa talakayan. Ang ating kailangang malinang sa module na ito. So, pahina 6, gawain sa pagkatuto bilang isa. So, ihanda mo ng iyong answer sheet at may sasagutan ka na dito. Lagyan ng check kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng paggalang at ekes kung hindi. Check or ekes lang. Mga paggalang at kopyahin at isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. So, may answer sheet ka naman kaya hindi mo na kailangang kopyahin. Check or ekes lang ang isasagot. Gumagamit si Luis ng po at opo sa pakikipag-usap sa mga nakatatanda sa kanya. Gumagamit si Luis ng po at opo sa pakikipag-usap sa mga nakatatanda sa kanya. Check or ekes. Hindi napansin ni Jana ang kanyang guro nang makasalubong niya ito sa daan. Hindi pinansin ni Jana ang kanyang guro nang makasalubong niya ito sa daan. Check or ekes. Okay, number 3. Magiliw na binati ni Carla si Aling Tasing nang pumunta ito sa kanilang bahay. Magiliw na binati ni Carla si Aling Tasing nang pumunta ito sa kanilang bahay. Okay, dito naman sa development at makikita mo ito sa page 6 ng iyong module. Meron daw mga magagalang na pagbati at pananalita na ginagamit sa iba't ibang sitwasyon. So, ano nga ba itong mga ito? Magandang umaga, kung umaga, pag nakita ang mga kaklase, guro, o nakatatanda sa atin, o kahit sino man, mahalaga na batiin natin sila. Depende sa anong sitwasyon o araw o anong tinapatan na panahon noon. Halimbawa, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. So, ito yung mga pagbati na kailangan nating imitin, mga bata, kapag nakikita natin ang ating mga nakatatanda or kahit mga kalaro natin. Ito ay paggalang na pagbati. Ako, kumusta ka? At hindi po lamang na si teacher ay nakita or ang mga pinsan, mahalaga mabati natin silang kumusta ka. Ito ay isang paggalang na nagtatanong tayo sa kanila ng kanilang nangyari. Maraming salamat! Kapag binigyan tayo ng mga bagay na hindi naman natin inaasahan, mas halaga ng papasalamatan at imikin natin lagi ang salamat o maraming salamat po. Thank you po. Yan. Ito daw ay paggalang na pananalita. Wala pong anuman. Yan. Kapag naman daw po tayo ay binigyan o nabanggit na ang bait mo naman, wala pong anuman. Yan. So, umimik daw po tayo ng ganitong mga salita at patutuwa sa atin ang makakarinig sa atin. Makikiraan po at hindi lang basta tumakbo,
kapag may nag-uusap na dalawang matanda, kailangan tayong umimik ng makikiraan po. Paalam na po. Maaalis tayo ay hindi na lang basta aalis. Kailangan inutin natin na paalam na po para alam na tayo umalis na at may paggalang tayo kung nasan man po tayo. So ito daw po ang mga pagbati at pananalita na kailangan nating inikin sa bawat sitwasyon. Okay, sa pahina 6, gawain sa pagkatuto 2, basahin ang mga pangungusap at isulat ang check kung ang pangungusap ay magalang at ethics kung hindi magalang. Gawin ito sa iyong answer sheet o sa papel. Check or ekas pa rin. Tutuloy na po kami. Salamat sa inyo. Tutuloy na po kami. Salamat po sa inyo. Ano po bang maitutulong ko? Two. Ano po bang maitutulong ko? 3. Lumapit ka nga. 3. Lumapit ka nga. 4. Ikuha mo ako ng isang basong tubig. 4. Ikuha mo ako ng isang basong tubig. 5. Papasok na po ako sa paaralan. Papasok na po ako sa paaralan. Okay, next. Engagement sa pahina 7. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Pagtapat-tapatin ang sasabihin sa hanay. So, pagtatapat-tapatin ang sasabihin sa hanay. So, sa hanay A, ano kaya ang sagot dapat? Sa B. So, pagtatapatin mo daw dyan sa iyong answer sheet kung ano ang nararapat na sagot diyan sa mga sanay-sayay na iyan. Binigyan ka ng iyong ninang ng regalo. Ano ang dapat mong isagot? Itapat doon sa hanay B. Kumain ka na ba? Tanong ng iyong nanay. 2. Kumain ka na ba? Tanong ng iyong nanay. Ano ang iyong isasagot? 3. Bago ka umalis ng bahay. Bago ka umalis ng bahay. Four, gusto mo ng ulam ngayon, ngunit hindi mo abot. 4. Gusto mo ng ulam, ngunit hindi mo abot. Ano ang iyong sasabihin? Okay, number 5, last one. Nakasalubong mo ang iyong guro isang gabi. Nakasalubong mo ang iyong guro isang gabi. Okay, sa pahina 7, gawain sa pagkatuto bilang 4, isulat muli ang mga pangungusap at gawin ito sa iyong kwaderno. So, mahalagang paalala, maging magalang sa lahat ng pagkakataon. Maging magalang sa lahat ng pagkakataon. Dahil bilang bata, ikaw ay isang refleksyon ng iyong magulang. Kung anong iyong sinasabi sa iyong kapwa, ayun ang makikita at tatanim sa isip ng mga makakasalamuha. So, mahalaga, maging magalang sa lahat ng pagkakataon. Ang paggamit ng po at opo, maraming salamat po. Pagbati ng magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali, makikiraan po. Suyahan ang lahat ng magagalang na salita na ating napag-aralan. Okay, sa assimilation, pahina 7. Gawin sa pagkatuto bilang 4. Piliin ang wastong pagbati o magalang na pananalita na dapat sabihin sa bawat sitwasyon. Isulat ang titik ng wastong sagot sa sagutang papel. So, letra lang ang iyong isusulat. Umaga, nasalubong mo ang iyong dating kaklase. Umaga, nasalubong mo ang iyong dating kaklase. Ano ang iyong... Okay, magandang umaga.
Okay, magandang tanghali. Si, magandang hapon. Di, magandang gabi. Okay, next, number 2, tanghali. Nakita mo ang iyong kapitbahay na si Aling Delia. Tanghali, nakita mo ang iyong kapitbahay na si Aling Delia. Magandang umaga po, Aling Delia. Magandang tanghali po, Aling Delia. Magandang hapon po, Aling Delia. Magandang gabi po, Aling Delia. A, B, C, or D. Okay, number 3. Binigyan ka ng tinapay ng iyong kaklase. Binigyan ka ng tinapay ng iyong kaklase. Meron ka pa? Okay, walang anuman. Akin na lang lahat. Okay, maraming salamat. 4. May mga batang nakaupo sa gitna ng koridor. Papunta sa inyong silid-aralan. May mga batang nakaupo sa gitna ng koridor. Papunta sa inyong silid-aralan. A. Tumubi kayo. B. Makikiraan. C. Umalis kayo dyan. D. Anong ginagawa ni Dian? Okay, number 5. Salamat sa iyong kaklase mong pinahiram mo ng lapis. Nagpasalamat sa iyong kaklase mong pinahiram mo ng lapis. A. Salamat rin. B. Walang anuman. C. Bumili ka ng sa susunod. D. Huwag ka ng ulit hihiram. A, B, C, or D. And 6. Nagpasalamat sa iyong kaklase mong pinahiram ng lapis. Okay, dito naman sa MELP 2 Week 1, merong part 2 na iyong sasagutan at malalaman mo naman ang elemento ng kwento at ang kahulugan nito. So, dalawang kasi ang part ng week na sa week 1, ang MTV at MLE2. So, dito naman, elemento ng kwento at ang kahulugan nito. So, dito sa introduction, pagkatapos daw ng bahagi ito, ay maipahahayag mo ang elemento ng kwento at ang kahulugan nito. So, alamin natin kung ano ang mga elemento ng kwento at ang kahulugan nito. Basahin natin ang kwento. Araw ng Pamilya, Akda ni Virginia C. Lezano. Araw ng Pamilya, Akda ni Virginia C. Lezano. Tuwang-tuwang pinanunood ni Tatay Julius at Nanay Malin sina Loisa at Julius. Na naglalaro sa parke. Naghabulan ang magkapatid at nagpadaus-us sila sa slide. Sumakay din sila sa duyan at siso. Walang pasok kaya nagkaroon sila ng mahabang oras para ipasyal ang mga bata. Nang mapagod ay masayang nagsalo-salo ang pamilya Villenas sa pagkaing inihanda ni Nanay Malin. Ay maaari mong ulitin ang kwento ng ikaw lang. Medyo nahuli at nailipat agad ni teacher, maaaring i-post ang video na ito. Sa pahina 8, gawain sa pagkatuto bilang 2, kaugnay sa binasang kwento, sagutin ang sumusunod na katanungan sa kwento ng pangungusap. Gawin ito sa iyong answer sheet. Okay, number 1, sino ang tauhan sa kwentong itong binasa? Sino ang tauhan sa kwentong iyong binasa? Saan nangyari ang kwento? Saan nangyari ang kwento? Number 3, bakit tuwang-tuwa si Tatay Julius at Nanay Malin? Bakit tuwang-tuwa si Tatay Julius at Nanay Malin?
Okay, dito naman sa development, pahina 8, ating unaway ng mga pangunsa. Ating tutukuyin kung ang tauhan, tagpuan, o pangyayari ang inilahad sa sitwasyong gawin ito sa iyong kwaderno. Uulitin ni teacher, dapat mong tandaan. Pag sinabing tauhan, ito ay tumutukoy sa bida sa kwento. Kailangan na iintindihan at alam mo kung sino-sino ang mga pangalan na nabanggit sa kwento. Tinatawag silang tauhan, pangunahin at pangalawang tauhan. Ibig sabihin ng pangunahin, sila yung bida sa kwento at pangalawang tauhan, ito yung mga hindi gaanong nabanggit sa kwento o pangalawa lang silang tauhan. Tagpuan, ibig sabihin ng tagpuan, ito naman ay kung saan naganap ang kwento. Ibig sabihin ng tagpuan, kung saan naganap ang kwento. Maaaring lugar na pinagganapan o inilarawan sa kwento. At pangyayari naman ay kung ano-ano ang mga nangyari doon sa nasabing kwento. Tauhan, tagpuan, pangyayari. So, mahalaga ito sa pagsasagot ng kwento o kailangan alam mo ang mga ito. Pag nabasa mo ang kwento upang lubos mong maunawaan ang kwento. No, matiyak ng guro na alam mo talaga yung binasang kwento. Pag alam mo ang tauhan, pagpuan at mga nangyari doon. Okay, so ito ang isasagot mong tatlo. Masayang naghahabulan ang magkapatid na Loisa at Julius. Okay, number 2, nagpadaus-us sila ng slide at sumakay sa siso. Sabay-sabay silang kumain nang mapagod silang maglaro. Ang pamilya ni Tatay Julius, Nanay Malin. Nagkaroon sila ng mahabang oras sa pamamasyal. Okay, engagement sa pahina 9 ng inyong module. Gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Sagutin ang sumusunod na katanungan at kumpletuhin ang pangungusap na isulat ang sagot sa iyong answer sheet. Bakit mahalaga ang pagsama sa sama-sama ng isang pamilya? So medyo mahaba ang sagot dito, kaya ipopost mo na lang ang video ni Tito. Bakit mahalaga ang pagsasama-sama ng isang pamilya? Maaari mo nang isulat ang iyong sagot. Okay, next, number 2, saan kayo madalas pumunta kung araw na walang pasok? Next, number 3, paano mo maipakikita ang pagmamahal sa iyong pamilya? Kailan kayo ipinapasyal ng iyong mga magulang? At assimilation, dito naman tayo, basahin ang maikling kwento. Isulat sa sagutang papel ang tauhan na pinaliwanag ni teacher, tagpuan at pangyayari. So dito, ikaw na ang magbabasa at hindi na si teacher Karina. Aalamin mo ang tauhan, tagpuan, mga pangyayari dito sa nabasa mo.
Maaari mong i-post ang video ni teacher kung medyo mapapabilis ang paglipat nito. Maaari mo nang sagutan ang hinihinging tauhan, tagpuan, at pangyayari. Ayan, muli nating natapos ang ating aralin at mahusay sa iyo. Congratulations, grade 2! Tapos na ang ating MTB MLE 2. Okay, sige! Maaari ka nang magpahinga.